are back mga kapambansang almusal. Kilala po ang Panabo City bilang banana capital of the Philippines na matatagpuan sa Davao del Norte. Sa Panabo City din makikita ang world's biggest banana plantation na nagpo-produce lang naman ng milyong-milyong export quality na mga saging kada taon. Bukod dito, mayaman din po sa magagandang tanawin at tourist destinations na kayang-kaya ng ating budget. Kaya naman, ngayong umaga, itutour tayo ng ating correspondent na si Marjoan Pontilar sa ilang magagandang tourist destination sa Panabo City na siguradong mamamangha tayo sa ganda. Panoorin po natin to. Gusto nyo bang ma-enjoy ang holiday season pero tight ang budget? Worry no more kasi pupuntahan natin ang mga lugar na hindi mo kailangan gumastos ng malaki para ma-enjoy ang time with the family. Tara, samahan nyo ako dito sa Panabo City. Ba sa traffic at pollution? Well, this is the best place for you. Ang mangrove forest ng Panabo City. Tinatayang nasa 364 meters ang layo nito at pinapangalagaan ng City Government of Panabo. Sa pagpasok mo pa lang, bubungad sa'yo ang samot-saring uri ng mangroves. Maririnig mo ang mga huni ng ibon at maaamoy ang sariwang hangin. At para mapangalagaan ang likas na yaman, may mga patnubay na dapat isalang-alang. Dapat mong abangan ang itatayong zipline sa mga susunod na taon. Dito mo masasabing, it's the nature's way of healing your stressful life. Gusto mo ba ng healthy lifestyle? For sure, andyan ang pag-i-ehersisyo. And top of your list is ang pag-jogging. Panabo City has its own version of seawall. Pwede kang magbisikleta o sumali sa mga Zumba exercises. Dito rin ang best place para masilayan ang pagsikat at paglubog ng araw. Picture perfect talaga pag na-capture mo ang moment nito. Gusto niyo bang magdampisaw? Tara na sa floating cottage ng Panabo City! Very exciting kasi di lahat ng lugar may karagatan. Sabi pa nila, sana all may yaman sa yamang dagat. Papunta na po tayo ngayon sa floating cottage ng Panabo. Tinatayang nasa 2 minutes ang ating paglalakbay sa pamamagitan ng motorized boat. Hindi mo kailangan ng magkarbong handaan para ma-enjoy ang moment together with your family. Simpleng inihaw, isda, seaweeds, at prutas na may kasamang malamig na soft drinks. Solve na ang inyong pananghalian. Wait! Alam kong excited ka rin mabasa ng tubig dagat. Eto na ang best part. Ang magtampisaw, kunting lublob, kulitan, at umahon na puno ng ligaya. Pakaptingis muna para ating madaanan ang Museo ng Panabo. Ang Panabo ay rich with its cultural heritage kung saan pinipreserba ang mga mahalagang gamit at mga dokumento ng kasaysayan. Maswerte tayo sapagkat suportado tayo ng ating Tourism Council. For ecotourism, we are planning to improve most especially for the mangrove. So we are targeting the mangrove, the B4, the Mariculture Park. For the ecotourism, we have the Mabunao Eco Park, if you heard that. We are preparing these areas to be improved next year. So basically, if we will push this by next year with the help of our tourism council in the city, so we will make more development and more improvement in line with the ecotourism. Natapos man ang buong araw, pero hindi natapos ang ating kasiyahan. Ika nga nila, do not wait for the perfect moment. Make every moment perfect. Mula rito sa Panabo City, para sa Eagle News, Marjoan Pontilar, we live in interesting times. O mga kapambansang almusal, nabitin ba kayo dyan sa ating patok ito na segment, di ba? Abangan po ninyo dahil mas marami pa tayong mga i-feature na iba't ibang lugar at probinsya dito sa Pilipinas. And of course, maging sa iba't ibang panig ng mundo. And alam ninyo, dito sa Pilipinas, sobrang dami talaga ng underrated na mga lugar. Nakita naman ninyo ang Panabo City na marami palang ipagmamalaki.